Okay guys, magandang araw muli sa ating lahat. So ngayong pagkakataong ito, pag-aaralan naman natin ang criminological classification of crime. Previous, so napag-aaralan natin kung ano yung mga factors to enhance criminality, yung triad of crime, then ways of combating crime. So ngayon, pag-aaralan naman natin yung mga criminological classification of crime. So ang crime is may mga classification yan. So number one is acquisitive crime. So when the offender acquire something as a consequence of his criminal act. So ang ibig sabihin nito, kung ang isang offender ay nagkumuha ng isang bagay. So halimbawa ay theft. So robbery. So ito yung mga example ng acquisitive crime. So may kinuha siyang bagay doon sa pinagkomitan niya ng crime. So nagkaroon siya ng criminal act. Yun. So next, instinctive crime. When the result of criminal act is destruction. So, pag ang offender naman ay gusto niyang kunin ang isang bagay or gusto niyang mag-commit ng crime, meron siyang nadi-destruct. So, may mga nawawasak siya na bagay so or nasisira. So, example nito is malicious mischief. So, may mga bagay na nasisira. So, halimbawa din is robbery. So, may forcible. So, may sinira siya. Yun. So, yun ang example ng ating extinctive crimes. Next, seasonal crimes. Those who committed only in the certain period of the year. So, may mga month or buwan or araw na nagsa-certain period na kinukomit lang ang crime na iyon. So, yon. Okay? Halimbawa, ang example nito is sa malamig na panahon. So, ano yung nakukomit na crime? Example niyan is karamihan, rape. So, mga ganon. Pag halimbawa, kagaya ngayon, is pagdating ngayon ng December, so, ang gusto ng ibang tao is may mga pera sila. So, ang ginagawa nila ay namimeke sila ng pera. So, gumagamit sila ng peking pera. So, yun yung mga seasonal. So, halimbawa ngayon, inaasahan na natin, pagdating ngayong November at December, so, meron nang lumalabas na mga peking pera na pinangbibili nila. So, yun yung sinasabi ng example ng seasonal crime. Next, situational crime. Those committed only when given the situation conducive to the omission its commission. So, yon. May ginagrab niya ang opportunity para mag-commit ng crime. So, halimbawa, may na-aksidente yung sasakyan. Yung sasakyan na yon is andon yung pasyente. So, andon sugat-sugat, nahimatay. So, ginagrab mo, yung isang tao is ginagrab niya yung opportunity na yon or pagkakataon na yon para kunin yung gamit. So, yun nga sabi ko na, example, halimbawa, nabangga yung isang kotse, then may mga perang nagkalat dun sa loob, nagkalat yung cellphone. So, may pagkakataon yung offender para kunin yun. So, yun yung sinasabi lang situational. So, may opportunity siya para i-grab yung crime na yon. So next, instant crime. Those committed on the short possible time. So mabilisan. So mabilisang pangyayari. So example, bribery or yung suhol na sinasabi nila. So mabilisang akyan. So pataguan lang na akyan. Hindi siya pinaplano mga ganyan na crime. Yung nakukumit ng mga instant crime. So, next, episodical crimes. Those committed by a series commission in the length
space of the time. So, yung example nito is yung mga pagagaya sa movie is per episode siya. So, kinumit nyo, kinumit mo dito, kinumit mo sa ibang lugar. So, yun yung sinasabi ng episodical crime. So, next is the static crime. Those committed only in one place. So, meron yung kinumit doon lamang sa isang place na yon. So, next, continuing crime. So, those committed in several places. So, halimbawa nito is kidnapping. So, bakit kidnapping? So, ano ang connected na sa continuing crime? So, halimbawa, nangidnap ako doon sa Isabela. Ngayon, nagpunta ako dito sa Nueva Vizcaya para magtago. After ko magtago, kinontak ko yung magulang or kamag-anak nung kinidnap ko. Pumunta ako sa Nueva Ecija. Doon kami nagkita para i-claim ang ransom money. So, yun yung sinasa example ng continuing crime. So, kinumit sa iba't ibang lugar. Next is rational crime. So, in short, ang crime na planado. So, yung fully planned. Those who committed with intention and offender is fully possession of his mental faculties. So, limbawa nito is kidnapping, yon. Sabi ko nga ka, kidnapping. So, planado. Planadong planado yung pagkuha nila o yung pagkidnap nila sa tao or bata. So, isa pa is yung pagpaplanong rational crime. Isa example nito din yung pagnanakaw sa bangko. So, planadong planado. So, dapat is planado siya. So, next, this irrational crimes. So, kabaligtaran naman ng rational. So, those who committed by a person who does not know the nature and quality of his account to the disease of the mind. So, kinumit ng isang offender yung crime na yon na hindi niya alam na crime pala yung kinumit niya. So, yon. Then, next, the white-collar crime and the blue-collar crime. So, ang example lang nito sa white-collar crime ay ang nagko-commit nito ay mga nasa upper socio-economic. So, ito ang meaning niya. Those committed by a person, responsibility, and socio-economic class in the course of their occupation activities. So, yung example niya is company fraud. So, dun sa company na yon, may mga nagko-commit din ng crime. So, kakaibang tao sila, kakaiba yung diskarte nila para magko-commit ng crime doon. So, nagko-commit sila ng crime, ang tawag sa kanila is a white-collar crime. So, next, the blue-collar crime. Those committed by ordinary profession to maintain their livelihood. So, example nito is yung sa palengke. So, overpricing. So, yun. Ino-overprice nila para livelihood ay umasenso. So, yan. Example din is robbery. So, yun yung kinukomit ng mga blue-collar crime. Next tayo. Dito na tayo sa other classification of crime. So, meron dito ang traditional crime. So, committed every now and then. So, ano ba yung mga example ng tradition crime? So, example ng tradition crime is sa mga Highlanders, so sa ibang lugar. So, ang tradition nila doon is, mabawa, pagpupugot ng ulo. Yun yung example ng traditional crime. So, pagpatay ang magiging kaso nun. So, ginagawa na lang doon bilang isang tradisyon. So, next, crimes due to social changes. So, kagaya ngayon. So,
Ano ba yung mga crime na nakukumit ngayon? So, yun nga, sabi ko kanina, overpricing. Bakit nag-overprice ang isang tindera? Kasi nga, lack of allowances or lack of poverty. So, kung ano-ano na minsan, kung ano-ano na yung mga pinagbebenta nila. So, example din is prostitution. So, binebenta na nila ang kanilang katawan para lang kumita ng pera. So, yun. Dahil nga sa social changes natin yun. Ngayong nagkaroon ng pandemic, so, nagbago lahat. So, may mga tumaas ang presyo, may mga naluging kumpanya, maliliit na tindahan, so, nalugi sila. Yun yung nasabi na crimes due to social change. Next, victimless crime. So, nagugulat tayo kasi lahat dapat ng crime is may biktima, may victim. So, bakit dito sa pag-aaral at isang classification of crime ay meron siyang victimless crime? So, ano yung example dito? Okay, act committed by consenting person in private. There is no intended victim. So, ang example nito is yung pagbibigti. Okay? Yung pagpapakamatay. So, ito yung example ng victimless crime. Siya mismo yung victim ang gumawa ng krimen sa kanyang sarili. Yun yung victimless crime. Walang any person, walang kahit sino man na tumulong or anuman, kahit sino man ang kadahilanan ng kanyang pagpapakamatay or tumulong sa kanya or pinatay siya sa ganong paraan. So, victimless crime. Next, index crime. So, act that involves actual physical harm to victim by another. So, ang example nito is against person and property. So, example nito is murder, homicide, physical injury, rape, carnapping. Kaya nga sabi nito is the physical harm. May physically harm siya na kinumit ng offender. So, murder, pagpatay. So, physical injury, may nagbigay siya ng physical harm dun sa victim niya. Okay? Okay, next. The prominent personalities in the studies of criminology. So, dito na tayo, papasukin na natin ang personalities or mga kauna-unahang tao na nag-aral ng criminology. So, bakit ba nabuo ang criminology? Sinong tao ang gumawa or bumuo ng criminology? So, number one is Dr. Charles Goring, English statistician who studied the case histories of 2,000 convicts and found their heredity is more influential as determinant criminal behavior than environment. So, itong si Charles Goring ay pinag-aralan niya yung mga 2,000 convicts. Yan, pinag-aralan niya doon sa mismong kulungan. Okay, next. Si Sir Alphonse Bertillon. One who originated a system of classifying criminals according to bodily measurement. So, sabi nga din dito is pinag-aaralan ni Sir Bertillon yung katawan ng isang tao or physical anthropology ng isang tao sa kina-classify niya sa human body measurement ang pagiging offender. So, human skeleton is unchangeable for the period of 20 years. So, hindi daw
nagbabago ang ating mga buto for the period of 20 years. So, next is WA Bomer. An international authority is criminology who classified crimes by motives of the offender as economic crimes, sexual crimes, political crimes, and vengeance as the principal motives. So, sabi naman ni Sir ni Bomer ay ang pinag-aralan niya, nag-classify niya ang mga crimes na may motives by the may sexual crimes. So, ano ba yung mga kinukomit sa sexual crimes? So, rape, yung mga ganyan, yung example lang sa sexual crimes. So, political crimes, then yung mga economic crimes. So, hinati-hati niya dyan or classify niya sa mga motives ng may motives ang isang offender. So, next si Sir Jeremy Bentham. So, he advocates the utilitarian hedonism or hedonistic calculus. So, the theory that the person always is a such is such a way to seek pleasure and avoid pain. So, ito yung in-advocate ni Sir Jeremy Bentham ang utilitarian hedonism. So, isa siya yung nag-advocate nito. So, next is the Sir Cesar Lombroso, the famous authority in the field of criminology who advocate the positivist or positivist theory. He classified crime. So, classify naman ni Sir Cesar Lombroso ang mga crimes into number one is the atavist. So, ano ba ang sinasabi niyang atavist? So, ipinanganak na criminal na. So, sabi nga, kung ang magulang ay criminal, so ang magiging anak nila is magiging criminal na din. So, parang ina-adapt na yung genes na sabi ni Sir Cesar Lombroso. So, next. Criminaloids, those who the less criminal stamina or lack of control. So, wala silang control sa kanilang sarili para mag-commit yung crime na yon. Okay, next is insane crime. So, because of their abnormalities or disorder. So, ito yung mga may sakit sa isip. So, nagagawa nila ang crimes na yon dahil sa sakit nila sa pag-iisip. So, halimbawa, sinuntok niya. So, may sinto-sinto pala or some they call mongoloid na sabi nila. So, yung isip bata na tao. So, may abnormalities siya sa kanyang pag-iisip. So, sinuntok siya. So, parang yun yung isa siya sa mga insane criminal. So, hindi siya pwedeng kasuhan. So, yun. Next is the occasional crime. Who does not seek for the crimes but they are drawn into it because the significant reason is to force them to do. So, yun yung mga sinasabi ni Sir Cesar Lombroso na kanyang classify niya ang mga crime. So, the types of criminaloids. Criminaloids or epileptoid. Those who are suffering from disorder. So, next is habitual career offenders. Then, pseudo-criminals. Those who kills in defense. So, ang pseudo-criminals ay nakakapatay sila dahil sa pagdidepende nila sa kanilang sarili. So, next
Personalities is Sir Rafael Garofalo. So, an Italian law professor who coined that term. So, coined term criminology, criminologia or criminologia. So, in 1885, he developed a concept of the criminal natural crime and defined it is a violation of prevalent sentiments of pity and probity. So, sinabi niya din that there was the types of criminal according to Sir Garofalo. So, may binigay din siyang types of criminal. So, number one is murder satisfies from revenge. So, nagkakaroon ng murder dahil nagre-revenge sila. Violent and criminals. Deficient criminals commit crimes and criminals commit crimes against property. So, yun yung sasabihan index crime. So, lascivious criminal against chastity. So, yun yung types of criminal na sabi ni Sir Rafael Garofalo. So, and then according to Enrico Ferri, believe in the law of saturation. So, nagbibilib siya sa law of saturation. Society can tolerate only number crimes. So, there was the factors of criminology na sabi naman ni Sir Enrico Ferri. So, number one is physically and geological environment, the individual, and the social environment. So, yan yung tatlong the factors of criminality na sinabi ni Sir Enrico Ferri. So, next, Emil Durkheim. He focused on the sociological point of view of the positivist theory. So, Emil Durkheim, binigyan niya ng opinion, pinokus niya ang kanyang sarili sa positivist theory. It includes the consideration of customs, obligation, laws, morality, and religious beliefs as factors of criminality. So, yan yung sinabi ni Emil Durkheim. So, next is Sir Sigmund Freud. So, the use of psychology is understanding behavior. Freud view guilt as a motive for the behavior in his psychoanalytic theory. So, he maintains that. So, sabi naman ni Sir Sigmund Freud ay meron siyang psychoanalytic theory. So, meron man siyang criminal behavior is a form of neurosis. Crimes is a result of compulsive needs for punishment to elevate guilt and anxiety. Next, criminal behavior is a means for obtaining gratification of needs. So, criminal behavior is a result of traumatic experience, and criminal conduct represent displays hostility. Okay, sabi ni Sir Sigmund, ay ang pagiging criminal behavior or ang criminal behavior ay nagbibigay ng traumatic experience sa isang offender. So, yun yung tinutukan niya doon sa kanyang theory na psychoanalytic theory. So, next is Robert Ezra Park. Strong advocate the scientific methods of explaining criminal by a sociologist. So, isa siyang sociologist. The human ecology explain the isolation of segregation, completion, conflict, social contract, interaction, and social hierarchy as a factor of criminality. So, dyan muna nagtatapos ang aking lecture. So,
make an advanced review sa ating handout, my dear students. So, habang pinapanood nyo ang video ko, so dapat ishawak-hawak nyo din ang inyong mga handout. So, maraming salamat. Then, ingat kayo palagi. God bless.